Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ayan, kain po tayo ng dinner. Ito, may ulam tayo dito na chicken curry, kimchi at adobong sitaw. Ayan guys, kain na tayo. Ito ang ulam, yung kimchi na ginawa ko. Meron yung natira na chicken curry at saka yung adobong sitaw. And of course, meron tayong white rice. Ayan, kain na. Ayan, ito ang buhay mag-isa. Kailangan kumain ng kumain. Kasi sayang yung mga pagkain. May mga natitirang ulam. Nasasayang kung hindi nakain. Ayan. Kaya tumataba ang nag-iisa. Nakakataba. Dahil siyempre, manghihinayang ka sa mga pagkain. Walang kakain, kundi ako, ako, at ako. Sarap ang kimchi. Ito yung chicken curry na niluto ko kanina. Yung pinaulam namin sa work immersion students at sa mga teachers and staff ng bilde ko. Ayan, nag-uwi ako dahil hindi rin nakain lahat. Sarap. Yung adobong sitaw. Dalawa yung recipe na niluto ko kanina. Adobong sitaw at chicken curry. Plus yung kimchi na ginawa ko. Sarap. Na-ferment na ito kasi matagal na. Ganito lang yung buhay ko guys, mag-isang kumakain, kaya tumataba, kasi sayang yung mga pagkain, kaysa hindi kainin, eto, kinakain ko. Meron siyang patatas. Masarap yung chicken curry kung natural na gata ng nyog ang ilagay. Malinamnam. Itong kimchi na ginawa ko 1 month ago na, pero masarap pa rin kasi na-ferment na siya, naka-ref. Tuwing kakain ako, ito yung aking appetizer. Kaya kung gusto nyo guys, may bago akong ginawa. Kung gusto nyo umorder, available now ang kimchi po. Mura na ngayon ang gulay, kaya gumawa uli ako. Kaya mura na rin po yung presyo. Sa mga gustong bumili, just comment your order para madadalhan ko kayo kung malapit lang kayo. Dito lang. Available yan sa Magbitin, Filia Verde, Nueva Vizcaya. So, contact nyo lang ako kung gusto nyo makatikim ng aking ginawang kimchi. Masarap po, guys.
Ang sarap nung wombok. Malutong. Crisping crispy pa. Ang sarap yung wombok na ito. Binili ko sa Benguet. Hanggang ngayon meron pa. Sana masarap. Tapos yung sitaw. And rice. Masarap ang chicken curry kung marami siyang gata ng niyog. Yun po yung secret niya. Para masarap, kailangan maraming gata ng niyog. Yung fresh na gata. Yung pinipiga. Yung pinagadgad at pinigang. Masarap yun kaysa yung powder. Mas prefer kong ilagay yung gata talaga. Mas masarap. Kung gusto nyong makita yung aking recipe ng chicken curry, nasa reels ko yun. Pwede nyong i-view para makita nyo kung paano yung aking pagluto ng chicken curry. Ang sarap ng ulam. Sarap. Magtitikto pa ako ng rice. Rice. Isang cup lang. Kailangan kasi maubos itong ulam kasi sayang. Baka mapapanis na ito bukas. Mapaparami na naman ako ng kain ngayon. Kumusta naman ang buhay nyo? Pasensya na, medyo matagal ako hindi nakakapag-upload dahil sobrang busy ngayon. Dahil sabay-sabay ang mga activities sa opisina at sa lahat ng nakasalihan ko. Kaya ngayon, na-stress it. Bumabawi sa kakakain. Kaya lumalaki ang katawan. So, yan guys, hindi ko talaga kayang ubusin. Oh, may natira pa. Guys, thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-like, kung hindi ka pa naka-heart, just give comment down below. And that's all guys. Thank you for watching. Bye!